from here to here or from here to here. Doc, ano yan? Ito po. Pag yung core income mo, kaya niyang sagutin 100% of your bills. Kaya niya ring sagutin si Kaiser mo. Kaya niya rin sagutin ang mutual fund investment mo. And kaya niya rin sagutin ang travel mo. Kaya niya rin sagutin yung emergency funds and other expenses. Kung nandito ka na sa core income na yan, congratulations. Okay? Alam niyo sa akin, ito, share ko lang naman ha. Sharing ko lang. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi D. Sunga from Rockstar Technologies Incorporated. And of course, IMG Rockstar. Magandang umaga po sa lahat ng mga delivers natin. Alright, so ngayong hapon or umaga o gabi, mo ito pinapanood. Pag-usapan natin, paano nga ba tayo makabuild ng core income? So itong vlog na to para sa mga taong nagsusumikap na magkaroon ng core income at nagdadagdag pa ng mga other source of income. At ito rin po ang vlog na to ay para sa mga tao na gustong magkaroon na lang ng one source of income pero it will cover everything. Alright? So, paano? Doc, pag-usapan natin. Okay? So, let's start. Alright? Okay, so pag sinabi natin core income, ibig sabihin ito yung major source of income mo na nag-provide mostly of your bills. Okay? Kaya papakita ko sa inyo ang tatlong illustrations and mamaya meron tayong surprise dito. Doc, para saan yan? Mamaya pakita natin. Alright? Okay, so at present siguro sa atin lahat na may mga, let's say for example, four sources of income. Alright? And this is your major source of income. Ito kunwari ang yung major source of income o yung core income mo. And mostly po, 70 to 80% of our bills, payments, binabayaran na ng core income natin. Tama? Diba? Pero yung core income natin, hindi pa rin siya sapat. Kaya nagkaroon tayo ng source of income, 1, 2, 3, iban. Umabot na ng apat, umabot na ng lima, umabot na ng anim, di ba? Because itong mga sources of income mo, maybe yung isa, it pays the other 20%. Okay? It pays the other 10% of your bills. And maybe yung ibang sources of income natin, Doc, dyan ako nagkakaroon ng investment. Yan. So, for example, yan. Dyan ka nag-mutual fund sa ibang source of income. Di ba sabi ko nga sa inyo, kung gusto mo magtuloy-tuloy ang yung investment, let's say, for example, mutual fund investment. Yan. So, dapat meron kang isang source na doon ang gagaling ang pang-invest mo. Alright? Okay? So, yan ang common scenario. Kung isa ka dito, sabi mo, yes, Doc, nasa A ako. Type mo A. Okay? Alright. So, second naman, sa lahat ng mga may different sources of income, this is your major source of income or your core income and most of the time, siguro marami sa atin, nakaabot na sa level na to na 100% of your bills na babayaran. Meron, di ba? So, sa mga employed or may mga business, maybe yung lahat na expenses ko na babayaran naman ng core income ko. Kung isa ka dyan, congratulations. Kaya yung other source of income mo, ayan na siguro sumasagot sa travel mo. Kung gusto mo mag-travel, di ba, like, vacation last 4 days ago. Lahat ng mga nakapag-travel, nakapag-vacation, siguro meron kang other source of income. Congrats, alright? Or maybe, Doc, dito nakakapag-build ako ng emergency fund because of this source of income. Or, Doc, nakakapag-mutual fund ako. And, eto, malupit, no? Nakakapag-Kaiser ka. Doc, nakakapag-Kaiser pa ako because of my one source of income. Kung nandito ka, congratulations, alright? Nasa B. Okay? So, congrats sa'yo, kapatid. Now, punta tayo sa C. Ito naman yung C. If this is your source of income, alam mo ba na pwede kang umabot sa level na to? From here to here. Or from here to here. Doc, ano yan? Ito po. Pag yung core income mo, kaya niyang sagutin 100% of your bills, kaya niya rin sagutin si Kaiser mo, kaya niya rin sagutin ang mutual fund investment mo, and kaya niya rin sagutin ang travel mo, kaya niya rin sagutin yung emergency funds and other expenses. Kung nandito ka na sa core income na yan, congratulations. Okay? Alam niyo sa akin, ito, share ko lang naman ha. Sharing ko lang. Dati, dito tayo. Dito. Yan. So, nung tayo po ay principal, nababayaran naman po ang ating bills, 100%. Okay? Kasi single naman po ako eh. More than my bills, nababayaran naman. Pero dumating na rin ako sa punto ng buhay ko po na yung one core income ko po, yung core income ko, nababayaran 100% of my bills, nababayaran ang aking mutual funds. Ibig sabihin, nakabili kami ng mutual funds shares every week.
And of course, nababayaran din po ang Kaiser natin na kapag build tayo ng emergency funds. Okay? With this one source of income lang. Eh, Doc, anong ginagawa mo sa ibang source of income mo? Ito na po yung ano, wala na. Hindi po kasi ako magala. Ayan na yung iba natin, savings natin, ibang savings, ibang plans natin. Then yung iba, nilalagay na rin natin sa business. Like ngayon, nilolaunch natin, Rockstar Coffee and iba nating businesses. So, then natin nilalagay yung iba. Eh, Doc, ano po yung core income mo na kaya niya lahat ibigay? Ladies and gentlemen, eto po. Alam niyo naman po na nire-reveal naman natin yan. IMG yan. So, meron tayong team, IMG Rockstar. Dati po, ang IMG, dito lang po siya. Sinasagot niya lang po ang aking mutual funds. From my income, kumukuha ko doon ng pang mutual funds. And dumating tayo sa point, dahil nag-focus tayo sa IMG, more than a year po, sinagot niya na pong lahat. Kaya salamat sa IMG, alright? So, Doc, paano mangyayari yan? Anong gagawin ko para maging ganyan din ang core income natin? So, ganito, meron akong formula na ibibigay sa inyo. Pero abang tayo nagagatas, gatas po. Bawal muna kape. So, paano natin makarating to? Maybe ikaw hindi IMG. Maybe may business kang iba. Maybe meron kang ibang, or you are employed. So, paano ba siya mangyayari? Ganito po, let me show you. Ang unang step po, i-identify mo sa lahat ng mga sources of income mo, alin dyan ang core mo. At alin dyan yung maging ganito, may potential na ipapakita natin. Okay? So, let me draw a... Yan, taray, may graph na tayo. So, this is Y. Tama ba ako? X, di ba? YX, okay? So, ipapakita ko po sa inyo na dapat ito ang inyong ano criteria para maispatan mo or to build your core income. Alin ba dapat ang maging core income mo? Okay? Dapat po, ang core income mo, yung results niya is directly proportional to your effort and time. Kasi meron po tayong mga core income na hindi proportion ang energy at effort natin. Ibig sabihin, meron tayong core income na may ceiling, di ba? Yung kahit mag-tumbling ka, yung pa din ang income mo, di ba? Eh, Doc, paano employment? Madali lang, kung employed ka, you ask a commission from your boss. You ask incentive. O kung may business ka, edi mas maganda, mas business na magiging flexible, okay? Sabihin, mapupus mo yung business mo, alright? So, anong ibig sabihin do? For example, let's say ito yung effort mo. Okay? Ito yung energy, yan. The amount of energy, the amount of time. Effort, energy, and time, okay? So, ito naman yung result. So, paano? For example, nabira natin ha. Hindi ako math major ha, baka mali ako ng mga XY. Basta may gusto lang akong message. So for example, ayan po, 5, 10, 15, 20, yan, no? Diba? So sabi sa math, when I was in high school, dapat pantay-pantay, diba? So 5, 10, 15, 20, gano'n, alright? So ibig sabihin po, kung ito yung effort mo, for example, ang effort na binibigay ko sa aking core income is 5. Gaya natin ganyan. 5. So, ang results niya, 5 din. Nandito ako. Okay? Pero kung 20 ang ibinibigay kong effort, energy, time sa core income ko, eto ako, eto ang results niya, 20. Higher. Diba? Eto yung magandang core income. So, pag ibig sabihin po, pag pala masyado pa ako nag-effort, do, tataas pa yung results. Yes, that's what it's happening actually dito sa IMG. Ito po ang nasunod. Okay? Itong illustration na to, this graph. Because na-realize ko po in less more than a year, no, nung mas nagbigay ako ng effort, time, energy ko sa IMG, mas tumaas po ang results. Kaya na-cover niya lahat. Lahat ng gastos ko sa buhay ko ngayon, ibinibigay ni IMG. Of course, may iba tayong source of income. Salamat, no? Coaching, seminar, reveal, ano pa ba? FB, iba nating other source of income. Nagpapasalamat tayo dyan. Pero ang ito kasi, iba siya. Naging core ko siya. Ang dating sideline lang, side hustle, naging core income ko. Kaya mo din gawin. Okay? So, identify mo ngayon, Doc, ano yung paano ko pipili? Eto. So, sa lahat ng mga sources of income mo, for example, meron kang 5 sources of income, alin dyan yung may potential na ibigay lahat ng pangailangan mo. Doon ka mag-focus. Alright? Okay? So, again, our invitation sa lahat ng mga gusto rin mangyari sa ito. Doc, gusto ko din yan. You can join my team, IMG Rockstar. And doon sa gusto mag-avail ng mutual funds and Kaiser,
Kaisor. Yan. So, dinidiscuss natin yan everyday, free webinar po. Mag-BM ka lang sa personal FB ko. And another announcement natin, December 10, third batch na ng The 4% Focus Upon Entrepreneur. Katatapos natin last week. So, this is for you sa lahat naman may negosyo. Makakatulong din yan on your core income. Okay? So, sana nakatulong ang ating vlog. Sa lahat sa inyo na merong other source of income, build your core income para mangyari to. Okay? Maraming salamat and please share this video sa lahat may bigay natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabagot mula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go. Gatas po.